So, case 3 tayo. Ang case 3 is pertaining dito. Sa mga hindi nakakaintindi, ibig sabihin ho nitong iyang iniikot ko ay yung checklist of requirements na hinihingi ng BIR. Napakadelikado ho ng checklist of requirements, kaya i-click nyo na po yung heart para ho mag-spread tayo ng love sa Facebook at sa YouTube. Kaya siya delikado ay may mga dokumento rito na hinihingi na confidential at crucial sa pag-i-issue sa inyo ng deficiency tax assessment. So, may mga bagay na dapat ibigay, may mga bagay na hindi dapat ibigay. Yun yung pag-uusapan natin. So, case number 3 ho tayo. Sa case number 3, ang ipakikita ho, case number 3, ay papakita ho natin dyan, ito po. So, kung naka-receive kayo ng LA, pa-clarify ninyo kung ano yung dapat ninyong ibigay at ano yung dapat ninyong ihingi. So, binibenta ho natin yung template na yan. Ayan po siya. So, mura lang naman ho yung template. Ang binibigay ho ng template na to, hindi nyo maiwasan ang self-destruction. Ayan. Kasi kung ibibigay mo yung evidence mo, ikaw rin yung paggagamitan niyan. So, dito ho sa checklist of requirements ng BIR, ang ginagawa ho nila, yung trabaho ng revenue officer, ipinapasa sa taxpayer. Hindi ho maganda yon. Kasi ho, pwedeng kasuhan yung taxpayer ng usurpation of function. Yun yung, kasi ipinasa ni BIR Commissioner yung function niya sa regional director. Yung regional director ipinasa naman sa RO tsaka sa GS. Tapos yung GS ipapasa sa'yo. So, dalawang kaso yun. Pwede kang mag-usurpation of function. Ikaw mismo, mga taxpayer o CPA ka man, o kung bago kang lawyer, alam mo ito. Kung bookkeeper ka, mag-ingat ka. So, maiipit ka sa bandang huli. So, para hindi ka maipit criminally, kailangan mag-submit po ng ganitong documentation. Niniliwanag ng ganitong dokumento na hindi mo pwedeng gawin yung inuutos sa'yo. Ayan. Audit Requirement Clarification Letter, pwede nyo na pong bilhin ho yan. At dun ho sa mga gusto hong mag-franchise sa akin, kailangan ho nitong mag-fill up o magpadala ng letter of intent. 50,000 lang ho yung franchise natin. Makikita nyo, plus VAT, plus EWT. Ang potential ho ninyong income is 40,000 per client. So, murang-mura lang, walang ganong malaking capital kaysa bumili ka ng cart. O, diba? Itutulak mo yan. Dito, wala kang itutulak. Mag-social media ka lang, pwede ka na makakuha ng kliyente. So, meron hanap buhay sa taxation. Please, gamitin ho ninyo yung kaalaman ko para maging alam ninyo at para magamit ho ninyo sa paghahanap buhay. Meron ho tayong available na libro para dyan pag nag-franchise ho kayo, step by step, pati marketing, kasama ho kayo. So, bumili na ho kayo ng ating template, available na po, mag-franchise. At kung kailangan ho ninyo ng kopya ng diagnostic matrix natin, pwede ko hong ibigay sa inyo. So, ang susunod ho nating topic is second chance for conducting field audit. At abangan po ninyo yun. So, mga ka-taxpayer kong minamahal, peace and happiness be with you for life. At ikaw, taxpayer, ay hinahangad ko ang masayang buhay para sa iyo at pamilya mo. See you in my next video, case number 4.